Iniulat na nahaharap ngayon si Vladimir Putin sa isang malaking problema matapos sinuway ng mga Russian Special Forces ang utos ng Russian President na isagawa ang kanilang mga misyon sa Ukraine. Ang mga Russian na sundalo ay patuloy na nahaharap sa matinding labanan sa silangang bahagi ng Ukraine dahil sa pagpupumilit ng mga ito na sakupin ang Donbas region na kung saan ay naitala ang matinding sagupaan sa paligid na Severodonetsk. Matagumpay na napabagal ng mga Ukrainian forces ang mga mananakop dahil sa kanilang matinding resistance at sinabi ng mga analista na parang usad pagong umano ang ginawang advancement ng Russia sa Eastern Front ng Ukraine. Ang matinding depensa ng Ukrainian Army ay nagdulot ng maraming casualty sa panig ng mga Russians na naging dahilan naman upang mag-alsa ang maraming mga professional at highly trained na mga sundalo ng Moscow. Sinabi na isang eksperto sa Russian military na mga special forces ng bansa ay tumangging isagawa ang kanilang mga misyon hanggat hindi sila nabibigyan ng air cover upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake ng Ukraine. Upang maresolba ang sitwasyon, ang mga Russian commanders ay humingi ng UAV support. Ngunit dahil sa dami ng mga nasirang equipment, hirap umano silang makuha ito. Sinabi ng Ukrainian Army na mahigit sa 300 mga Russian unmanned aerial vehicles ang napabagsak nila mula nang sumiklab ang labanan noong February 24. Ang Russian Spetsnaz ay ang katumbas ng Special Air Service ng British Army at itinatag noong 1950s upang magsagawa ng mga strategic missions. Sa pangkalahatan, ang Spetsnaz unit ay isang light infantry airborne force na maaring umaksyon bilang mga shock troops. Sa panahon ng Cold War, ang Spetsnaz ay itinalaga upang mapanatili ang status quo sa mga bansang sakop ng Soviet Union. Pinangunahan ng mga Spetsnaz units ang pagsalakay sa Czechoslovakia noong 1968 at naging instrumento sa pagpigil sa kaguluhan sa Hungary noong 1956. Nagsagawa rin ng maraming misyon ang mga Spetsnaz units sa Afghanistan noong panahon ng pagsakop ng Soviet Union sa nasabing bansa. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, ang mga Spetsnaz units ay nakipaglaban sa Chechnya, gayon din sa Crimea at Syria. Sa ngayon, ang ilang piling unit ng Spetsnaz tulad ng Alpha at Vimpel groups ay mayroon lamang nakatalagang estratehikong mga misyon tulad ng counter-terrorism, counter-proliferation at pagprotekta sa mga nuclear installations. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na maaari umanong matanggal sa pwesto si Vladimir Putin sa pamamagitan ng kudeta dahil patuloy na lumalakas ang oposisyon sa ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine, ayon sa isang eksperto. Ang posisyon ni Vladimir Putin bilang Pangulo ng Russia ay iniulat na nanganganib na ngayon. Noong mga nakarang araw, sinabi na isang dating hepe ng MI6 na si Richard Dearlove ng pinuno ng Kremlin ay matatanggal sa pwesto sa susunod na taon at maaring ipadala sa isang medical facility. Naniniwala rin ang isang eksperto sa Russia na si Andrei Soldatov na maaring mapalitan si Vladimir Putin sa kanyang pwesto. Sa pagsasalita sa Center for European Policy Analysis, sinabi niya na ang Russian President ay pinaniniwalaan na kinakabahan umano at sa katunayan, mas hinigpitan pa nito ang seguridad sa loob at labas ng Kremlin. Sinabi ni Soldatov na si Vladimir Putin ay ilang buwan nang pinaghahandaan ang isang kudeta habang siya ay nahaharap sa isang matinding batikos dahil sa ginawang special operation nito sa Ukraine at ang pagtanggal ng humigit kumulang 150 mga espiya sa pwesto dahil sa kanilang kapalpakan.
iniulat din ng ugnayan sa pagitan ni Vladimir Putin at ng FSB, ang Federal Security Service ng Russia ay nagkalamat umano dahil noong mga nakaraang buwan, dalawang matataas na opisyal ng FSB ang isinailalim sa house arrest ng Russian President. Sinabi ni Soldatov na si Sergey Beseda ang pinuno ng Foreign Intelligence Office ng FSB at ang kanyang deputy ay ikinulong at inilagay sa ilalim ng house arrest. Idinagdag ni Soldatov ng dalawang FSB officials ay may malaking papel na ginampanan sa ginawang intelligence operation ng Russia sa Ukraine sa loob ng ilang taon at pinaniniwalaan na sangkot rin sila sa pagpaplano tungkol sa pagsalakay sa Kiev. Naniniwala rin ang Russian analyst na si Alexei Muraviev na maaring magkaroon ng kudeta sa Russia. Sinabi niya sa Sky News Australia na sa palagay niya ay mayroong tensyon sa pagitan ng Russian intelligence community at ni Russian President Vladimir Putin. Sinabi ni Muraviev na sa palagay niya nagbigay umano ang Russian Commander-in-Chief ng maling narrative at nang ito ay mag-backfire sa pamamagitan ng pagdami ng mga casualty, nagsimulang sisihin ni Vladimir Putin ang kanyang sariling security service. At idinagdag ni Muraviev na sa inisyal na pagpaplano sa unang yugto ng ginawang pagsalakay, ang mga sundalo ng Russian military ay naniwala na sila ay pupunta sa Ukraine bilang mga liberators at hindi mga mananakop.